it's Erica's Vlog. Welcome back to my YouTube channel. If bago ka pala sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button para masaya. So bago ako magsimula, shoutout nga pala kay Abby Cinco, yung kaibigan kong sexy at maganda kahit 7 months pregnant na siya. So, ang gagawin kong video ngayon ay ang dami kasi nagtatanong sa akin, sabi nila, para saan ba yung Abby's Palm Lip? So, ano bang ganap na ito? Saan ba ito nabibili? Nakakaputi ba talaga siya? So, itong video na to guys, honest review lang to. Wala tong kahalong ka-plastic. Ang lahat ng sasabihin ko dito ay totoo. So, ano nga ba ang Abby's Palm Lip? So, guys, ito yung itsura ng... Yan. Ayan yung itsura ng Abby's Palm Lip Salt. Yan. Ano nga ba po Abby's Palm Lip Salt? So, guys, ang Abby's Palm Lip Salt ay ano siya, body scrub. Body scrub siya na parang asin na may gatas. So, basta, may nakasulagay dito, basahin natin. May distraction. May direction din po. So, basahin natin. As Palm Milk Salt is a skin whitening and slimming product with a milk formula and a natural spa salt benefits. It provides nourishment to your skin with pure milk. Derma white and alienation. It removes dirt deposits and dead skin cells from your body, giving you a new and radiant skin. So guys, yung sab... Totoo yun guys, na nakaka-smooth siya ng skin, nakakatanggal siya ng parang yung mga peklat-peklat, yung bilog-bilog sa katawan, yung parang makagat ng langgam, gano'n, yung maliliit. Yung parang makagat ng surot, ayun na lang. Surot. So, ayun nga guys, ang ganda na ito gamitin kasi, ano, sabi din dito is, yung word niya, is people whitening and fit bikini line and scarf. So guys, tama to, nakakaputi to ng singit, nakakaputi din to ng sa kilikili guys. Gusto ko pakita yung kilikili ko kasi huwag muna ngayon kasi basta, abangan nyo na lang sa episode kong video, armpit and scarf. So guys, totoo to, nakakaputi siya ng singit, ng kilikili, tsaka yung pek, yung sa peklat naman guys, hindi ako sure kung nakakapagpaputi siya ng peklat, pero yung sa akin kasi, yung sa pet, yung sa pet ko, natanggal niya yung ano ko, yung parang, pag, diba pag lagi tayo nakaupo, parang nagkakaroon siya ng bakat, yung parang yun nga, yung may bilog-bilog, ganun. So, ang dami, nagtanong din sa akin, sabi, ate, paano ba gamitin ang Abby's Palm Lip Salt? So, mamaya ko sasagutin yan. Ang tanong muna, isan ba ito nabibili? Guys, Nung una ko itong nakita, hindi naman kasi masyadong sikat yung Abby's Palm Lip Salt. Hindi naman siya masyadong sikat. So, alam lang siya ng mga taong gustong pumuti. Tulad ko, gusto kong pumuti. Diba, syempre, sino naman hindi gustong pumuti, diba? So, nalaman ko siya, nag-search ako kung ano nga ba yung pinakamurang product na makakapagpaputi sa atin. So, nakita ko itong Abby's Palm Lip Salt. Sabi ko, ay, try ko. Wala namang masama. Kasi, marami din nagamit ito. So, saan ko ba ito nabili? Guys, nabili ko yan sa Divisoria for 123. Kung gusto nyo mapanood yung haul ko, tignan nyo na lang dyan, guys. Ililink ko na lang sa description box yung video na yun. Nabili ko siya sa Divisoria for 123. Kung i-divide mo siya sa 3, bali 40 pesos siya. So, guys, kung ayaw nyo naman pumunta sa Divisoria, meron din sa Shopee. Ililink ko dito sa baba yung name ng shop na yon na 40 pesos din siya. Kaso guys, sa Shopee, kailangan nyo na shipping fee. Pero yung shipping fee na to, 40 pesos sa kanila. Doon ko na lang kayo i-recommend na tumingin. Search nyo na lang yung store nila. So, meron kung ayaw nyo naman ng Shopee, yung may shipping fee, meron din siya sa mall, sa Watson. Kaso guys, sa Watson, presyo neto, gantong-ganto ha, 300, yan, pares lang, 350 grams din siya for 80 pesos. Kaso nga lang sa Watson, meron siya yung bilog, yung para matansya mo kung ilang dami ba yung makukuha mo, ganun. Ito kasi guys, wala. Okay na to, kasi mas mura, diba? Ganun din naman pinagkaiba lang, iniikot-ikot dito. Kung na lang tumansya kung gano'ng kadami. Tapos, meron din doon yun na sa bote. Yung nasa mga bottles, ang presyo naman nun guys is 100.
100 siya, yung itatakpak mo na lang, yung parang bottles ng shampoo, ganon. 100 yun, ayun naman is 380 grams. So, lamang lang siya ng 30 grams dito sa gantong lalagyan na to. Tapos, ayan na, sasagutin ko na sa inyo paano ba gamitin tong, ay hindi, pakita ko muna pala sa inyo yung ano, kung, yung texture nito, kung maganda ba sa balat, kung ano ba amoy niya. So guys, ito yung sabon ko. Kalahati na lang siya kung nakikita niyo. Kasi guys, kalahati na lang to kung nakikita niyo. Kasi ginamit ko na to. Nag-start akong gumamit nito is May 4 ata. May 4 this month lang din. Nung unang gamit ko nito guys, di ko alam kung ano, kung paano gamitin. So, kung hindi nyo man alam kung paano gamitin to guys, may direction naman dito eh. Basahin ko sa inyo kung ano yung direction. Sabi dito, put your spa milk salt on your palm, rub gently and circular motion on your wet skin. So, tama guys, pag ginamit nyo pala to, dapat hindi ganun na ganun. Dapat ganun lang guys, yung smooth lang kasi guys, matigas yung loob nito para siyang thin. So, next. Leave it on your skin for 3 minutes, then off with the clean water. After use, you can feel your skin softness and smoothness. So guys, kanyari diba, nalagay nyo na siya. So, ibabad nyo lang siya sa skin nyo ng 3 minutes. Guys, dapat hindi lalagpas ng 3 minutes. Kasi kanina naliligo ako, nagpa-practice ako paano yung sasabihin ko dito ngayon sa video na to. Kasi hindi ko alam na nalagpas na pala akong 3 minutes. Sabi ko, ba't ang sakit? Ang hapdi-hapdi niya. Yung pala, lumagpas na ako ng 3 minutes, naging 4 minutes. Kaya guys, kapag kayo naliligo, dapat may timer kayo. Kahit yung phone nyo, lagay nyo sa bintana, singit-singit nyo yung hindi mababasa. Basta timeran nyo lang yung sarili nyo ng 3 minutes para hindi masyadong masakit sa balat o hindi mahapdi. Tapos, ayan na. Tignan na natin yung texture nyo, guys. Lagay lang tayo sa kamay sa maunti. So, guys, ito yung isura niya. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayun, focus. Basta, ayan, guys. Para siyang asin. Alam niyo yung iodized milk salt. Ganito yung itsura niya. Kaso, amoy neto. Ang amoy neto, guys. Ang bango. Amoy gatas. Amoy gatas ng mik-mik. Yung kinakain natin dati. Yung pwede mo nga dati nga gagawa yung gatas yung mik-mik eh. Yung pag na pag sobra yung higop nyo, mauubo-ubo pa kayo. So, ayun. Ganun yung amoy niya. Pero mas mabango siguro to. Kasi ang bango na ito sobra. So, eto. Try natin sa ganito ko. Yung walang water muna. Kasi pag ginagamit to, dapat may tubig. So, feel ko muna kung ano. Feel natin. Guys, huwag nyo na i-try. Pag ginamit nyo talaga ito, dapat may tubig kasi masakit talaga sa balat, guys. Ang kati-kati niya. So, guys, turo ko na sa inyo paano gamitin to. So, maraming gumagamit nito kasi yung sabon na ginagamit nila is ganito. Ang tawag dito, guys, is kojic acid. Ako, isang beses ko lang ito tinry. Hindi ko na inulit kasi hindi naman talaga nakakaputi ang kojic, lalo na pag acid, hindi siya nakakaputi guys, nakakasunod siya ng balat kasi once na lumabas ka, maarawan ka lang, mahanginag ka ng mainit guys, iitim ka pa din, wala din, parang wala lang itong sabon na to, parang umitim ka lalo. So ang gamitin nyo na lang is yung papaya soap, tulad ko, papaya soap lang yung gamit ko, ililink ko na lang dito yung picture, yan, kasi hindi pa ako nakakabili, nalaglag kasi sa inodoro yung sabon ko. Kahapon ata na lublog sa inodoro. Pag ganun ko, pumunta doon sa inodoro, parang taing na tulog. Taing orange. So, ayun nga guys. Ayun na lang bilhin nyo para sa atin kasi teenager pa lang tayo. Kailangan natin yung mga ganun. Huwag mo nang tayo makigay sa mga dalaga na yung may mga age na time ko guys sa kanila kasi masyadong matapang yung mga gantong sabon. Kaya huwag kayong gagamit ng kojic acid. So, eto na guys. Turo ko na sa inyo paano siya gamitin. Diba, pag naliligo kayo, mag-shampoo muna kayo. Shampoo, sabon yun, sabon ng papaya. Tapos mag-ilod muna kayo, ha, guys. Mag-ilod kayo. Tapos, banlaw ng buhok, pati katawan. Tapos after nun, diba, basa pa yung katawan natin. Tsaka kayo maglalagay sa kamay nyo ng product ng Abonispa Milk Soap. Then, igagano nyo lang.
So pag ginamit nyo guys, dapat hindi masyadong gano'n na gano'n na, yung ganyan lang, yung soft lang, parang pinipil mo yung abonis pa nito, tapos pinipil mo siya. So gano'n lang guys, tapos ibababad nyo siya ng 3 minutes sa katawan nyo. Tapos pagkababad nyo ng 3 minutes, babanlawan nyo siya. Huwag na kayo magsabon guys, okay lang. Tapos pag nabanlawan nyo na yung katawan nyo, mararamdaman nyo na ang lambot ng balat nyo, ang dulas-dulas, ganun. So maganda yung Abonis Pa Milk Soap. Ang tanong ba, nakakaputi ba ang Abonis Pa Milk Soap? Guys, oo, nakakaputi ang Abonis Pa Milk Soap. Konting tiyaga lang guys, kasi hindi, porket ginamit mo agad yan, agad-agad kang puputi. Hindi guys, ano, mag... Tiyaga lang, enjoy nyo lang yung paliligo nyo. Ako, ini-enjoy ko lang paliligo ko, tapos di ko alam na nag-ano na pala yung yan, skin ko, hindi lang halata. Kaya ganon, mas lumalambot talaga siya, kahit hindi na kayo mag-lotion guys, ang lambot ng katawan nyo. So ako kasi pinag-lotion ako ni mami kasi naka-aircon kami, baka kasi mag-dry. Yung lotion ko may jelly, may petroleum jelly, pero sa may petroleum, gano'n. Tapos, ayun na guys. May nagsabi din kasi nakakapayat daw ang Abonis Pa Milk Soap. Guys, hindi. Hindi nakakapayat ang Abonis Pa Milk Soap. Kung gusto nyo pumayat guys, mag-diet tayo. So guys, hanggang dito na lang yung video na to. Tapos na. So, kung meron pa kayong tanong, comment down below kung may tanong pa kayo. If kung nagustuhan nyo yung video ko, like. Pindutin niyo yung likes and pindutin niyo yung subscribe button para update kayo sa susunod na video. So, sorry guys, nauna ko yung Abonis Pa Milk Soap kesa sa may back to school makeup pa kasi wala pa akong gamit eh. Sorry na. So, see you again. Bye!